lingkod na tungkol ho sa bagay na ito ang ating pag-uusapan. Ano po, alam po ninyo sa ating mga kababayan at sa lahat ng ating mga kapatid, anuman ho ang ating relihiyon, anuman ang ating pinaniniwalaan, ay pare-pareho po tayo na makakaranas nitong bagay na ito. Ito hong kamatayan, ano po. Sabi nga, from the moment we were born, isa lang ang sigurado. Isa lang ang siguradong mangyayari. Ano ho? Kasi pag ikaw ay kinoconceive pa lang, pwedeng sabihin maging babae, pwedeng maging lalaki. Kaya nga, usong-uso ngayon yung, ano nga yung tawag dito? Yung gender reveal. Na kung ano-ano nang naiisip. Pag pink, babae, pag blue ang color na lumabas sa kung ano-anong mga pinagpe-prepare ay lalaki, merong talagang nag-hire pa ng helicopter para lang i-shower yung lugar ng mga confetti na magre-reveal ng kulay ng gender ng ipinagbubuntis, ano ho. So kasi from the moment we are being conceived, it can be a boy, it can be a girl. Ngayon, pag ipinanganak yan, pwedeng sabihin na, yung batang yan ay lalaking matalino, honor student. Pwede rin namang hindi, di po ba? Kapag halimbawa, lumaki yan, yan ay makakapagtapos ng pag-aaral, pwede rin hindi. Yung batang yan ay makakakuha ng magandang trabaho at yayaman, pwede rin hindi, di po ba? Yung batang yan ay hahaba ang buhay, pwede rin namang hindi. We could only hope, ano ho. Pero from the moment we were born, walang pwedeng magsabi na yung batang ipinanganak na yan ay pwedeng mamatay at pwedeng hindi, di po ba? Dying is something that is sure to happen. To die is something that is sure to happen from the moment we were born. Kaya nga, nagugulat ako, nagtataka ako, bakit pagminsan ayaw pag-usapan ng ilan sa ating mga kababayan ang kamatayan. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, may mga nakakausap ako. So sabihin, pag ang pinag-usapan ay pag namatay ang aking kamag-anak, o pag namatay ako, o pag namatay ang aking magulang, ako, meron ako nga kaibigan, talagang pumipikit at nagagalit sa akin at kinokovera ng aking bibig. At sasabihin, tumahimik ka dyan, bastos ang bibig mo. Paano naman kaya naging bastos na pag-usapan ang kamatayan? That is something na siguradong mangyayari. Pero pag ang pinag-usapan ay birthday, hindi naman bastos. Pag ang pinag-usapan ay ikakasal, di naman bastos. Pero pag ang pinag-usapan kamatayan, ay parang bastos na bibigyan. Ano? At anyway, ako yung may natutuwa naman ho sa mga kasalukuyang henerasyon ho. I think mas open, ano ho? I think. Mas ang yun ho ang impression ng inyong Vice Gobernador Lynn Angeles. Mukhang mas open ang kasalukuyang henerasyon sa pag-uusap about life and death. Kaya po sa atin hong programang The Vice Governor's Hour ay yan ho ang iba pa ang medyo mas malaliman pa nating pag-uusapan. Kayo ho ba'y nakapag-bisita na sa sementeryo? Kayo ba'y nakapagtirik na ng kandila para sa inyong mga mahal sa buhay na yumaon na? Kayo ba'y nagbit-bit ng bulaklak na yung iba ay talagang in-order pa siguro sa mga kilalang flower shop, ano ho, para ipakita ang ating pag-alaala at pagmamahal sa ating mga nauna ng yumaong mahal sa buhay. Naalala ko kagabi ay ako ay dumaan sa aking mga kabarangay na nagyuyubak. Ewan ko dito sa bayan ng Santa Cruz at sa ibang bayan kung uso ho yun. Pero ako ho kasi sa aking barangay ay lumaki na pag halimbawa Todos Los Santos or yung November 1, usong-uso ho yung mga tinitiba yung mga saging, yung minsan ho ay may paalam, minsan ay walang paalam. Tinitiba yung mga saging na medyo hilaw pa at pagkatapos ay dinadala sa sama-samang lugar sa isang barangay, usually ay along the road pa, at pagkatapos ay sama-samang niyuyubak. Alam niyo po yung yubak? Yun po yung
paano ba yun? Yun ho yung may lusong. Eh, ang problema, kung hindi nyo rin alam ko ano yung lusong, ano. Yun ho yung pangbayo ng saging. Usually, sa mga nakalipas na panahon, yun hong ating mga kababayan na mga mga nagpapalay, mga nagsasaka, yun ho ang paraan ng pagtanggal ng mga butil doon ho sa palay, yung mga butil ng bigas doon sa palay, binabayo ho yun. At sana pala mapakita natin, kasi baka yung ibang mga kabataan ngayon na nakasubaybay sa atin ay hindi na alam kung ano ang sinasabi kong pagbabayo at mga lusong na yan, halo at lusong na yan, baka hindi nila alam. Ito ho ay yun nga, yung isang yari sa kahoy na binabayo ng tinatawag na halo para madurog ang kung ano man na bagay na ano doon. Parang malaking mortar and pestle pala yun. Okay, yun. Siguro mas makaka-relate na yan sa mga kabataan ng kasalukuyang panahon. At yun nga ho, kahapon, ay busy ho dito ho sa aking barangay, sa Barangay Villa Mendez, and I'm sure sa iba pang barangay dyan ho sa bayan ng Mugpog. Ang mga kabataan, lalo na ho yung mga nanalo, ay talaga hong busy sila sa pag-yuyubak, sapagkat maglalambing sila sa ilang mga kabarangay na mag-contribute ng sugar, mag-contribute ng niyog, at pagkatapos ay sama-sama nilang nilulupak, ang tawag naman kasi sa ibang barangay, sa ibang bayan ng niyubak ay nilulupak, dinudurog saging. At pagkatapos ay siyempre ako ang tagatikim, at nakatikim ho ako ng masarap na iba na version ng niyubak diyan sa aking barangay. Siyempre hindi mawawala yung margarine. Ayan, hindi kailangan ay may margarine, at pagkatapos nilalagyan pa nila ng dinurog na mani. Ayan, yan ho ang parang version ng kumbagay parang Halloween get together ng ating mga kababayan at mga kabarangay. At ako'y natutuwa naman ho na nagkakaroon din ng pagkakataon na magkasama-sama ang mga kabarangay pagkatapos na magbigay ng galang at dumalaw sa Campo Santo. At meron pang nauuso yung mga kandila, ay dati ay nilalagay lang, tinitirik sa tapat ng bahay. Ngayon ay tinitirik sa kalsada. Merong isang barangay na napakahaba ng kanilang tinitirikan. Yun ho ay supposedly para doon sa mga mahal sa buhay na hindi nadalaw. At ang esensya ho nito sa aking pagkakaalam ay community prayers. So hindi lang ho ito basta naglalagay ng kandila sa isang lugar na hindi naman tinitirikan regular ng kandila, kundi ito rin ho ay may parang invitation for a community prayer para sa mga mahal sa buhay na yumaon na. At dahil nga po All Saints Day kahapon, All Souls Day ngayon, bakit All Souls Day ngayon pero kahapon lahat halos pumupunta yung mga bumibisita sa Campo Santo, sa mga Katoliko ho, si kasi ho ang akin hong pagtingin yan is because we are all hopeful na ang ating mga yumao ay kapiling ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian sa langit, kaya dinadalaw rin na sa All Saints Day ano ho. At yung iba naman ho ay dumadalaw rin talaga ngayon ngayong araw na ito sa All Souls Day. Ayun. At maraming paraan, bagamat yung mauna ang ating mga mahal sa buhay ay talagang hindi pwedeng hindi sila alalahanin kahit isang beses sa isang taon ay sila'y madalaw at mabigyan ng paggalang ano po ang kanilang remains. Pero ang ating tayo ho, bilang komunidad ay pinaghahandaan din natin yan. At ang atin hong pag-uusapan ngayon ay iba-iba. Ano ho, merong usapang Campo Santo, usapang sepulturero, usapang munisipyo, usapang parokya, usapang kamatayan. At sa atin hong mga kababayan ay magandang matingnan, yun ho kasing ating
mga kampusanto ngayon na pinaglalagyan ng ating mga mahal sa buhay na yumaon na, ay iba-iba ho ang kondisyon. At kung makikita ninyo ho sa mga radyo, sa TV, ay pinapakita din yung iba-ibang sitwasyon ng mga kampusanto sa buong lalawigan. Kaya minarapat ho ng ating programa. Salamat sa aking mga OVG team for helping us na ipakita sa inyo at bigyan kayo ng konting bird's eye view kung ano ang sitwasyon ng mga kampusanto sa ating lalawigan, sa iba't ibang bayan. Ano nga ba at higit nating mas maunawaan o siguro ay mas ma-appreciate ang ginagawa ng ating mga kapatid na sepulturero. Gayun din, ano-ano ang mga initiatives ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, gayon din ang mga leader ng ating simbahang Katolika sa para masigit na maging mas maayos at mas maging conducive para sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang ang mga kampusanto dito sa ating lalawigan. Kaya po, minarapat ho ng ating programa na interviewin ang ilan sa ating mga katuwang sa pagbibigay ng mas maayos na sementeryo sa iba't ibang lugar sa ating lalawigan. Ang atin hong, kagaya ng aking minention, ang sepulturero, ang mga sepulturero nating kapatid, kumusta ba sila? Ano ba ang kanilang buhay-buhay, lalo na ngayon at lalo na nung mga nagdaang panahon ng pandemya? Ay, talagang medyo sakripisyo po, wari. Ano ho? At gayon din, minarapat ng inyong lingkod na ma-interview ang ilan sa ating mga katuwang sa local government unit, sa mga munisipyo, ang tanggapan ng mga pamahalaang bayan sa ating lalawigan, ang Office of the Mayor or Representative, gayon din ang ating mga katuwang naman sa sangguniang bayan, ay binigyan natin ng pagkakataon para maikwento sa inyo ano-ano po ba ang mga pamamaraan na ginagawa ng ating mga katuwang sa serbisyo publiko para mas maging kaaya-aya. Maging kaaya-aya ba? Tama ba yun? mas maging conducive sa pagbibigay ng paggalang at pagmamahal ang ating mga sementeryo, ang ating mga kampusanto. Kaya panoorin po ninyo ito, ang video clips, ang video na prepare ng ating mga team sa Office of the Vice Governor na nakipag-ugnayan sa kanila. Ya, taga Barangay Bangbang, cemetery caretaker po ako dito sa pamahalaan ng Langgasan po. Ang gawain po namin dito is naglilinis po kami po ang nagmiminti ng buong kapaligiran po. Tapos ako rin po yung tumatay yung pinakang head po sa caretaker po. Ako po rin yung humarap po sa mga tao, sa mga client kapag kami nagbabayad po ng buwis. Tapos kapag may ililibing, ako rin po yung humarap sa kanila. Nagsimula po ako ay 2017. So bali, 6 na taon na po ako ngayong March. Ngayon po, okay naman. Maayos naman po at namimaintain naman po namin ang paglilinis po rito. Ang isa lang po naming problema ay yung ubos na po kasi yung aming lote. Puro apartment na lang po. Medyo mataas na po siya. Pang 5 level na po. Alam naman po ng aming mayor na ang ano lang po kasi ay parang ang hirap makabili agad-agad dahil yung mga karatig ipan halos ayaw na rin magbinta. Pero may balak kung silang kuwain na panibagong lote. Ito po yung tinatawag naming old cemetery, yung pangalo ay yung tinatawag niya new annex na tapos yung bago po dun sa dulo po, kaso occupied na rin po at taon-taon naman po ay nagpapadala kami ng notice po. Ang treasurer po namin ang nagpapadala nun. Binibigay lang po namin yung mga lahat dito na may mga pagkakautang. Sila po ang magpapadala din sa mga tao naman na may mga... May Ranilo Ria Florido. Isang sepulturero sa Municipal Cemetery, Bayan ng Turigos. At ako ay 10 taon nang nagsiservisyo. Isa ako sa munisipyo na nagbabayad ng permit
para lang makagawa ng single niche. Ganito. Pero yun sa pagdating sa apartment, ang ano niya, casual ng munisipyo sila. Bali, ang akin lang, itong ganito mga single lang. O ako nagawa ng mga ganito kasi ito yung nabayaran ko sa... Maayos na po ang mga salansan o hanay na ating mga medyo. Hindi katulad nung una. Kasi medyo magulo katulad niya. Ganyan, yung mga, kung saan lang may lote, doon lang siya pwedeng ilagay. Yung ba, pasingit-singit lang. Ang na-experience ko rito ay yung nagpanahon ng pandemic. Kasi lahat, kahit anong oras, gabi, wala inapili. Kundi talagang, pag tinawag ka, ay tindihin. Alas 2 ng madaling araw. And then, nagbutas ako ng alas 10 ng gabi. Para lang mailibing yung galing sa buwak na Federico. Pag sinabi ng doktor na COVID, timano, suot ka. Para po sa akin, ang ano kasi, tinatanong ko yung pamilya kung anong araw ng living para maayos ko yung dapat paglagyan. Ano naman, okay naman. Hindi naman nawawalan kung nakaka-survive naman. Pero hindi naman ano, araw-araw. Kaya kung kailangan talaga magtrabaho ko sa labas, yung iba sa nadaan sa akin tapos ina-pass ko sa kanila kasi sila ang mag-intindi nun. Kahit gabi nagkatrabaho kami, wala kami nararamdaman. Plus light lang ang ilaw, pero wala kami. Experience ko lang pagbubukas sa mga nagkakaroon ng pandemya, yung COVID daw, panahon na mahirap din ang kalagayan nung kami nagbukas dyan sa ano, tuwing pagka nadatnan kami ng ganitong hapon, nakarating kami ng alas, maybe alas 11 ng gabi. Alauna ng gabi, kami nagabukas noong time na yun. Pagtapos, pagka meron mapunta na maaga, mga 12 ganun, tanghali, may living. Pagka nagagawa kami ng nicho, ang ano namin ay price ng paggawa ng nicho, 15,000. Pagka walang wala talaga, up to 13,000. Pero mga 12 na yun, hindi marami na talaga. Pero kung yung mga iba kasi walang-wala talaga, magagawa namin ng 12. Pero sa atin, hindi na. Pami na kasi lahat, labor materials. Mm-hmm. Yung bukas namin, yan ay 2,500. Hindi na kumagali sa 3,500 kasi. Pinaka-taas niya, 2,500. Wala namang problema dito. Wala namang sabihin ng mga karasan, mga dito, wala po, wala kami. Una po, kasi maganda pa man talaga. Sa ngayon ay siyempre marami na rin nakaano eh. Eh ngayon siyempre limitasyon ng tao eh. Hindi katulad nun na maraming nagapagawa talaga ng ano. Pero ngayon kasi alam mo naman, nakaraan ng pandemya, ano sila, parang na galing pa sa kagastusan. Kaya halos walang pagawa. Sa private, dala ko rin po yun, ma'am, sakop ko rin po yun. Private mo sa mga property na may sariling lote ng mayari. Tapos, pagkakaroon ng mga limbawa na nahirapan hanapin yung kanilang mga puntod, ako ang minatanong. Eh, yan naman ay try ko na yan lahat-lahat dyan dito sa atin, sa munisipyo at saka yung sa may private. Hindi makalihim sa akin yan. Alam ko lahat yan. Pagka sinabi ko ng lugar yan, guess ko na agad yan. Mga piliyado, mga ano, alam ko agad yan. Kaya, okay lang. Kahit nga kung ano man ang mga problema, mga ano dyan, nasusulog ko naman, ayos ko naman eh. Hindi naman ako nagapakaano dyan eh. Kasi ako, totoong buhay ko lang po. Ako, kahit ako walang pera, mayaman ako sa kaibigan. Number one yan. Ang pera dali kitain, ay yung kaibigan. Yeah. Yun ang mahirap. Kasi, kahit sa hanggang lugar dito, Bumaridoke, ako kilala eh. Po, kahit pati kilayan mo ano yan. Kasi madidinig mo. Ako naman hindi naman ano, mabait siya sa tax, madali lapitan yan. Marunong yan at saka kung may pera, hindi naman madama. Kaya ko. Wala-wala talaga. Pero pagka mga problema dito ng mga gawin na walang ganong pera, okay na. Tulong din ako. Ano ko naman yun eh, minsan lang makatulong ka sa kapwa-tao mo. Masaya na ako dun eh. Mga makita kong mga ano, walang-wala talaga eh, okay lang sa akin yun. Pero sa iba hindi pwede yun. Kasi may mga tauhan siya eh. Ang dami kong tao dyan.
nasaan, ang ano po, ma'am, dito natulog ang tao ko. Tapos pagkagabi na pa siya na lang ako, nauwi ako lang matan, alas 9, alas 10. Dito, kumbaga sa ano ng mga ano, ay kilala namin yung busing namin yun. Yung mga nakikita, mga, hindi ba yung iba, pag nagdadalaw, nasasaklawan sa mga palibot yan, sa mga private mga ano. Eh ako hindi lang naman eh, kahit saan akong ano. May mga nagtatrabaho dyan, nasasaklawan. Ako po si Rogelio Nabisa na caretaker at sepulturero dito sa libingan ng Pambayan Cementerio. Ako po ay nanunungkulan na bilang 25 taon na pagsiservisyo dito sa Buena Vista Cementerio. Ay may pinagbago po, may pinagbago po ngayon. Marami pong, gaya po ngayon, may mga ilaw na at saka may karsada na. Dati po ay wala, rapprove lang po ito noon ay. Bago kami nagabukas ng pansyon, ay kuminsan ay 25 taon na sa o 15 taon na sa pakalibing, may buo pa, tao pa rin. Yun ang number, yun ang ano, kailan po lang, siguro may wala pa isang buwan, nagbukas po kami, ay buo pa mga 12 taon na sa pakalibing. Matao pa, hindi man din suotan. Binalik ulit yung patay doon sa kanyang nicho. Pero kung ganoon, maraming bisis. Po, sanay na po ako dito at yung tatay ko ang unang-unang sepulturero dito ay maliit pa, ako'y kasama-sama na dito. Kaya ako'y sanay na dito. Pag may mga nilibing po bilang mga tatlong araw bago hindi nakaimbalsa mo, bago maipa ang pagkagawa ng nicho, pag sila ang nagagawa, ay yung po mga nagatagas ay nagalangawan na maraming kihis, bago sa baba ay gulpi, ang daming langaw din na nagalipara. Yun ang kwan din pag hindi maganda ang pagkagawa. Po naman. Noong una, noong si tatay pa ang sepulturero, yung mga matitigas ang ulo na nagalibing, ayaw sumunod, ay sila pa nagapang-away. Hindi na po gaya noon na nagdito nagalibing ang Malibago, Tambunan, ay sa may libingan na roon. Yun ang matitigas ang ulo na gaya noong, hindi ko rin naman masisi yung mga tao dahil maghahukay sila. Maalis sila ng alas 4 ng madaling araw sa Sabong o Tambunan, maparito sila yung pagod na pagod, mga alas 2 sa hapon, di pa nakain. Ay pagmababaw pa ang hukay, ay di na palaliman ko, ay doon sila nagagali. Ay kakoy tungkulin ko lang si Tenka, at mababaw pa, ay pag nagbaho, saan ko kaya puntahan. Kaya inakuhan ko na lang, na payuhan ko na lalim na lalim na lang ninyo. Ay pati po ngayon wala ng hukay, na nagahukay. Wala ang mga kanay, matitigas ang ulo, mga taga-ibang. Ay ako po ay COSI, hindi pa ako regular dito ay. Kumisan po ay may cut-off kami. Pag yung walang pundo, cut-off kaming kalating buwan. Si Rabi Lugdat, caretaker dito sa Catholic Cemetery ng bahay ng Bukpog. Dito sa sitwasyon ng cemeteryo, ay ito nga yung katulad yung sinabi ko kanina, puno na siya, tapos ay yung iba't iba nililipat na kasi nga hindi na nila materikan. Kasi apiki na katulad yung mga ganito, yung mga daan-daan dyan, alam na na siya. Katulad yung mga matataas dito, katulad dito. Yan, ilano na yan, yan. Hindi na nila yung matarikan. Kaya sabi ko nga, mag-produce sila ng bagong sementeryo. Para naman yung iba't iba, hindi naman mahirapan. Kasi meron dito nila, nagbabayad naman sila ng buwis, ganun-ganun. Kaya sabi ko, mag-ano ng cemetery yung bago para maganda. Parang iba't iba naman yung dito. Katulad dito, paglilinis, yan ang anuhin dito, pangkaraniwang gawain dito. Yung mga pinagbabawal dito, pag katulad dito, since day, yung pagdadala dito ng mga inumin, bawal yun. Yung mga pagdadala ng mga matatalas, katulad yun, siyempre, yung iba hindi naman may iwasan. May mga baon-baon silang mga dilata, mga ganun, may talag silang kutsilyo, bawal yun dito. Hindi dito pinahintulutan yun. May pulis pati dyan sa baba na nag-ano sila dun sa mga bagong inspection sila. Kasalukuyan po ng ating sementeryo ay medyo maganda po ang pagkakaalaga namin. Ngayon, hindi pala po tapos ang mga gawain namin dito. Ang nagiging problema lang dito po ay yung mga ibang materialis na request.
yun po ang nilalim mabigay sa amin. Dahil marami po nagtatanong na ba't yung ganun daw po mahagdanan, nasa magdanan. At least ay nagpagawa po naman kami ng bago. Ang dulot po ng bagong sementeryo ay parang ang tao na nagliligay ay parang nagaginawahan na maganda ang pagkakaayos sa sementeryo. Maluwag sila. Ang alituntunan po ng bagong sementeryo ay pinagbabawal po namin ang dadala ng mga alak, mga patalim. Yan po lang ang aming kon. Talaga yan po yung alagaan namin na wala pong mangyayari dito sa bago. Po si Romeo Rabi, tira sa Barangay Lapu-Lapu, Santa Cruz, Bruno. Bali, 17 years na po akong gumagawa ng nicho rito sa Municipal Cemetery, Santa Cruz. Ay sa ngayon po, nagpapalilis po ang, nagpapatabas po ang municipal at saka mga volunteers dito. Ganun nga, pag mabilis ang routine ng isang contractor, makakakuan lahat, makakaikot rin po ng kuan yung bali labing dalawang contractor na yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Vice Mayor Medwin Kuya Babs Rico Ramoso Manuel ng Bayan ng Santa Cruz ay bumabati sa lahat ng taga-subaybay ng programa The Vice Governor's Hour, ang kasangguniang ngani sa pangunguna po ng ating kagalang-galang na Vice Governor Adeline M. Angeles at sa aking mga kababayan dito sa Bayan ng Santa Cruz. Bilang panimula po, ang Bayan ng Santa Cruz ay isang first-class municipality sa lalawigan ng Marinduque na binubuo ng 55 barangay. At ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 54,692 na may 14,358 na kabahayan. So, sa katanungan na, what are the important measures being implemented in the municipality to address the increasing population and needs for facilities like cemetery to decently bury the dead? Hindi po maitanggi na dahil po sa lumalaking populasyon ng Bayan ng Santa Cruz ay lumalaki din po ang pangangailangan sa maayos na pasilidad at paglilibingan ng ating mga kababayan na mayapa. Mayroon po tayong kapalangan sa pasilidad dahil napupunan na po ang ating sementeryo. Base po sa Comprehensive Land Use Plan or CLUP na data, ang Bayan ng Santa Cruz ay may dalawang pag-aaring sementeryo. Isa po ay sa Barangay Manligunan along National Road na kung tawagin ay Municipal Old Cemetery at ito pong katapat ng New Municipal Cemetery na ito po ay nakatayo sa bahagi ng Barangay Lapu-Lapu. Ang parokya ng Banan na Cruz po ay mayroong tatlong pag-aaring sementeryo na matatagpuan sa Barangay Bagong Silang, Barangay Manligunan at Barangay Napo. Ang ating pamahalang bayan ay patuloy sa paghahanap ng mga pamamaraan kung paano matugunan ang pangangailangan ng ating bayan pagdating sa paglilibingan ng ating mga kababayan na yumauna. Upang matugunan po ang problemang ito, ang Bayan ng Santa Cruz sa pamumuno ng ating minamahal na punong bayan, Marisa Red Martinez, ay minabuti na bumili ng isang lupa na pagtatayuan ng isang mas maunlad at organisadong memorial park. Ito po ay matatagpuan sa Barangay Manlibunan at binubuo ng 38,419 square meters. Katabi lamang po ito ng lumang sementeryo na pag-aari ng pamahalaang bayan. Katunayan po nito ay formal lang isinagawa ang groundbreaking at time capsule laying ceremony ng itatayong bagong memorial park noong March 20, 2023. Bilang kaanggapay ng punong ehekutibo, ang sangguniang bayan ay magpapasa ng isang ordinansa kaugnay sa itatayong memorial park na ngayon po ay nakasalang ang isang parokalang ordinansa na may pamagat na an ordinance establishing the Santa Cruz Municipal Memorial Park of the Municipality, Province of Marinduque, and prescribing the guidelines for its administration and appropriating funds thereof, na ito po ang sponsor ay si Concejal Isagani Arribilla bilang siya ang chairman ng Committee on Ways and Means na naipasa po namin kanina sa second reading at ito po ay maaaring ipasa na rin namin sa third and final reading sa susunod na session. At base po doon sa binubuong ordinansa,
Ang magiging component ng proposed Santa Cruz Memorial Park ay meron itong magiging opisina na tatawagin Santa Cruz Municipal Memorial Park Office. At meron po itong eternal graveyard na may paupers burial, apartment type, underground burial cadaver niches, columbarium, mass burial area, mausoleum, ecumenical building, public comfort room at parking area. Malaki po ang maitulong ito sapagkat ito po ay isang modernong sementeryo na mabibigyan po ng maayos at decenteng mapapaglitingan ang ating mga kababayan na yumaunan. At habang hindi pa po ito nagiginan na ordinansa, ay patuloy pa rin ang pagpapatupad sa mga umiira na batas ng mga nakaraang panahon o administrasyon tulad na lang ng paggamit ng mga apartment type na nicho, lalo na sa mga kababayan natin nahihirap na hindi makayanan na bumayad ng mga kaukulang bayarin ng ating municipal cemetery. Ilan lamang po ito sa mga ginagawa ng pamalang bayan na tayo naman po sa sangguniang bayan ay nakahandang tumulong sa ating punong bayan para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Ang punong ehekutibo po ang siyang tagapagpatupad at tayo po sa sanggunian ang gumagawa ng mga ordinasa na naayon naman sa mga programa at proyekto ng ating pamahalaang bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat, Vice Mayor Lida ni Ibaldo po ng Bayan ng Gasan. Ang pamahalaang Bayan ng Gasan ay may mga programa, proyekto at mga activities na tumutugon sa patuloy na pagtaas ng populasyon. Sa pamamagitan ng Rural Health Unit, patuloy na pinapalakas namin ang kaalaman sa reproductive health at overall well-being, pagpapaganda ng ating health center, pagpapaayos ng registry system at marami pang iba. Sa paglaki ng populasyon, tumaas din ang mga bilang ng mga namatay, higit lalo sa pagdaan ng pandemya. Sa kasalukuyan, natutugunan ang pangangailangan ng Gasan Municipal Cemetery sa pamamagitan ng mga na-donate na lupa ng mga pribadong sektor at inisyatibo ng ating pamahalaan. Kabilang dito ay ang pag-donate ng 3,109 square meters plus 1,178 square meters na lupain at mga resolusyon at ordinansa patungkol sa land improvement, land acquisition, maintenance at standardization of structures para mas mapalawak at maisaayos ang sementeryo at serbisyo sa mga gasenyo. Bilang pangalawang punong bayan, sa tulong ng ating butihing punong bayan at kasama sa konseho, kami po ay patuloy na magsusumikap upang matugunan ang pangangailangan sa espasyo at struktura para sa mas maayos na himlayan ng mga mahal natin sa buhay. Sa paggunita natin ng All Saints Day at All Souls Day, atin pong sama-samang alalahanin ang mga napayapa nating kapatid at mahal sa buhay. Marami pong salamat sa pakikinig. Thank you, Vice Governor Lynn Angeles. Sa programang ito, the Vice Governor R. Pagpalain po tayong lahat. Ako po si Miss Vivian Ugato, Community Affairs Officer ng Bayan ng Mugpong. At at the same time po ay officer in charge na as municipal administrator po. Sa ngayon po, ang pamahalaang bayan ng Mugpong ay may bago pong operational na municipal cemetery. Ang ano po nun, naging isa pong yung memorial park, parang memorial park, na yun po ay nagsimulang mag-operate nung pandemic kasi po nabigyan po ng special permit ng DSUD. Dahil nung panahon pong yun, yung mga namamatay, kailangan magkaroon kaagad na living kaagad dahil nga sa health protocol na pinapa-implement ng IATF. Yung sa operation po ng bagong sementeryo ng Bayan ng Mugpong, meron na po tayo itong mausoleo type, stone type, at saka po apartment type. Yung pong dati na municipal cemetery, meron pong plano doon at sa pamamagitan po ng ating minamahal na punong bayan, Honorable Augusto Leo M. Livelo, ay may panukala po siya or suggestion of para sa pagbabago din ng old cemetery kasi
medyo mataas na ang mga nicho na nakapatong. So, delikado na. Kaya po, isa rin po sa kanyang plano para po sa kaayusan din ito ay yung pong isang part po sa gilid, maaari pong tanggalin para po maayos po ang entrance yung sa old cemetery. Isa po yung kasama sa design para po sa kaayusan ng ating pong sementeryo. At yun ang pong ililipat doon, meron naman pong spaces na naka-provide para po doon sa mga remains na ililipat. Sa ngayon po, yung pong extension ng Municipal Cemetery ay sa panahon pa po ni ex-Mayor Senen Develo Jr. ay na-acquire po yung lote. Pinagsikapan po ng pamahalang bayan ng Mugpog na ito ay mabili. Dahil nga po, kitang-kita po natin na ang bayan ng Mugpog ay nahihirapan na ang mga tao na magkaroon ng isang maayos at disenteng libingan. Napakaganda po talaga ng naging pagpaplano dito para po maisaayos dahil po sa nakikita natin yung mga yung ating pong setup do sa old cemetery ay yung patong-patong. Ngayon po ay para nga po itong Memorial Park tulad na rin nung sa ibang lugar na maayos pong tingnan. At ang ating pong mga mahal sa buhay ay ating pong mailagay sa kanilang final rest o huling hantungan na sila po ay maayos, nasa maayos pong himlayan. Ano po? Tsaka po, isa pa po, doon sa bago po nating Memorial Park or Municipal Extension ng Cemetery, eh, kung saan ay affordable po ang mga presyo. Yung pong apartment type, yung first level ay 15,000. Second level, 16,500. Third level, ay 18,000. So, the fourth level, 16,500 na naman. Tapos yung fifth level, ay 15,000. Tsaka po, may burial fee po na 1,000 para po dun sa burial fee. Yan po ay nasa ating na-approvehan po na ordinance. Lahat naman po ng mga payments nun ay yung mga fees po and charges ay approve po yan sa ating ordinance ng bagong municipal cemetery. Tsaka po, napaka-minimal po na annual dues. Parang sa ating pong ordinance, parang 100 pesos annual fee doon sa apartment type, 600 sa home type, and 200 lang po ata doon sa mausoleo type. Yun po yung annual fees. Yun po, doon sa contract po, doon sa apartment type, yun po ay 10 years na renewable. After 10 years po, and doon sa ordinance, nakaprovide po doon na after 10 years, renewable, tapos ay may payment na po yearly ng 600 pesos. So, pero marami pa rin pong mga panukalan. Siyempre po, may nakikita pa rin po kitang dapat ng pagbabago doon sa pamamalakad o operation po ng ating bagong sementeryo. So, siguro po magkakaroon po ng mga pagsususog o amendment sa ating pong municipal ordinance para lalo pa po ito mas maayos. Pero sa ngayon po, talaga pong marami nagsasabi, kahit ba naman yan ay usapang patay pa rin, kahit paano pag pumunta po ngayon, makikita po ng ating mga kababayan eh. Maayos po, meron po tayo doon na chapel, may administration building doon po sa ating bagong sementeryo. Yun po ang pinagsikapan po ng pamahalang bayan ng Mugpog na mabigyan at masagot ang ating suliranin sa paglilibingan ng ating mga kababayan. Ano po? Maayos po yun at yun po ay sa pamamagitan din ng pagtutulungan mula po sa executive down to legislative level at saka po ng mga bawat opisina ng pamahalang bayan at ng buong mamamayan ng Mugpog ay ito po ay naisagawa. Ito po ay pilit po na pinupunduhan. At meron pa pong extension. At sa ngayon po, sa amin pong data, ay napakabilis nga pong maubos ang aming apartment type. Yung pong isang side doon sa kabila, na puno na po kaagad. Newly constructed po na dito sa apartment type. Puno na po yung apartment type na unang pong na-construct. Ito sa po sa bago, naka-turnover lang, eh marami na naman pong na-iano. Pero yun nga po, kahit pa paano po, doon sa mga fees and charges po ay napaka-affordable naman po. At sa totoo lang po ay mas marami ng, hindi naman reservation na dahil bawa po reservation, marami na, yung iba po yung mga pinaglalaanan na nila. Ang, kumbaga sa ano, ang kanilang huling hantungan dahil lahat naman po tayo ay doon pupunta. Eh kaya po yung iba ay talaga pinaghahandaan na po.
na kaya po sila ay bumibili na ng libingan sa para sa kanila sa bandang huli. Ano po? Yun lamang po at isa po itong napakagandang accomplishment po ng Kamalaang Bayan ng Humpog. At yun nga po, patuloy po ito sa suporta po at nagsimula nga po dun sa pagbili. Dahil napakahirap din po ng pag-acquire ng pagtatayo ng extension ng sementeryo. So sisikapin pa rin po ng Pamahalaang Bayan na i-extend. May phase 1 pa lang po natatapos namin doon. May panukala na po ang ating punong bayan. Agustuleyo M. Livelo na magawa na po yung kung phase 2 po sana po ay mapunduhan na po dahil meron pa rin po kaming necessary permit na dapat ayusin dahil po sa DISUD po yung unang permit po namin sa DISUD yan po ay nilakad po ng planning ni Engineer Melissa pati po Office of the Municipal Engineer marami po kasing requirements ang DISUD ang or Department of Human Settlement and or urban development. Sila po kasi ang nagbibigay ng permit para po sa ng permit to sell para po sa operation ng cemetery. Yun lamang po at saka yun po sisigapin pa rin po na mapondohan para po dun sa phase 2 at yung pong necessary permit naman po ay another ano naman po yun application sa DISUD para po para sa phase 2 po ng ating municipal cemetery ng bayan ng Humpog. Bayan eh meron po tayong lalawigan ng bayan naman po. Lamang po at maraming salamat po. Ito po si Bishop Juni Maralit ng Diocese ng Buwak at ako po ngayon ang obispo ng ating pong diocese. Pagdating po sa mga sementeryong katoliko, edi una po meron po tayong, kung hindi kakamali ay 7 na sementeryo sa buong lalawigan ng Manunduki. At sa 6 na bayan natin, ang parang wala lamang ay ang Buena Vista, kung hindi nagkakamala. So lahat ng halos ng bayan, meron po tayong sementeryo at tayo po ay naghahangad na makapagtayo pa muli ng mga sementeryo. Bakit po? Una po kasi ay isang pangunahing pangangailangan ng isang Katoliko na pag namatay, may mapapaglibingan. So lagi dapat sana maiprovide ng simbahan ito. Kung hindi man per parokya, ay per bayan sana. So, yun po ang unang katotohanan ng mga cemetery natin. At plano nga natin po sana makapagtayo pa ng mga panibago, lalo doon sa mga barangay parishes natin na dinadala pa ang patay sa bayan, ngunit malayo ang paglalakbay. Ang ikalawa po ay di ang isa namin napapansin, at siguro napapansin ninyo, ang ating mga cemetery na pupuno. At lalo na to sa panahon ng Undas, mapapansin nyo kung gaano kasiksika na ang mga ating cemetery. Kaya nga po, meron na rin po kaming mga ginagawang kilos para husani mapalaki pa ang lupa, magkaroon ng mga extension. Kaya nga't meron tayong mga parokya. In fact, merong new at old cemetery. Ibig sabihin nyo, dati may lumang cemetery na puno na, kumuha na uli ng panibago. So we are trying our best to provide pa rin pong mga lots para sa lahat. Ang ikatlo pong katotohanan ng ating mga cemeteryo ay ang mga cemetery po natin sa ngayon ay inaayos. Anong ibig sabihin ko po inaayos? Meron po kasing naging gawi nung una na kapag naglilibing sa sementeryo, ang akala ng mga naglilibing, binibili nila yung lupa na pinaglalagyan ng kanilang patay. E samantala po, hindi ho pwedeng gawin nyo kasi wala ho namang subdivision na ang ating mga sementeryo na hindi na isasubdivide ang lote. Kaya lamang ho, siguro yung mali din ang pagpapaliwanag noong una, ngunit ang akala ng marami ay yung pinaglalagyan ng kanilang patay kanila. Hindi ho pwede kasi yon dahil una, ang lupa ay hindi individual na pag-aari ng kahit sino. Ito'y pag-aari ng buong simbahan at ang kanya pong hangad, purpose, is para may mapaglibingan ang lahat ng Katoliko. Di lang naman siguro Katoliko kasi meron tayong mga sementeryo na may parte na hindi Katoliko ang nakalibing. Because we try to, kasi gawi yan ng simbahan talaga na mapalibing kahit sino. Pag kinailangan, pwedeng ilibing. No? So, inaayos po ngayon yan. Nililinaw sa mga tao na kung ano man yung pagkakalibing sa ating mga cemetery, ito po'y pansamantala. Kasi darating ang panahon magiging buto na eh. Pag naging buto, dapat po bawat cemetery malagyan ang tinatawag na usuaryo. Kung saan pwede nang tanggalin ang mga buto sa pinanggalingan, ilagay sa usuaryo at doon na po sama-sama ang lahat ng namatay na naroon ang kanilang mga labi o buto. So may panahon naman po yan, hindi naman basta-basta agad kinagagawa. Tapos yung lugar na yung minimisahan po yung regular, at lalo na sa Undas, pinagdadasalan.
para din humagamit yung mga iniwang puntod. So yun po yung kalagayan ng mga sementeryo ng Katoliko. Pagdating po sa management ng mga sementeryo Katoliko po, ay di siyempre, bawat sementeryo ay under ng isang parokya. Bawat parokya, sila po ang nagbibigay ng kanilang estilo ng management. Dahil depende rin nga po yung mga sitwasyon ng kada lugar. Siyempre, ang ginagawa ng iba, may opisina sa mismong parokya kung saan may nakatakdang tao kasi ang kinakausap para dito. Tapos may mga tao po tayong naka-assign sa mga sementeryo na sepulturero, meron namang maintenance, tulad po dito sa katedral, kung may nagpatingin kanina, ang sinasabi doon, ang nasa empleyo para sa sementeryo ng katedral ay 7. No? So may jardinero, may maintenance, mayroon mga sepulturero. Ang trabaho sana ay ayusin at sila ang tumatanggap ng mga ililibing at sila yung nag-aayos mismo ng mga puntod na paglilibingan. So management-wise, ito po ay laging nakakabit sa mga parokya natin kung saan binabayaran nga po yung paggamit. At di lang yun, doon din po ibinibigay yung regular maintenance kasi hindi ko maaaring pagkalibing, babayaran na namin yung sementeryo. Kaya ho, basically, yun po ang ginagawa at yun ang management style para sa mga sementeryo po natin sa Simbahan Katolika. Okay po. So, yan ho ang kalagayan ng ating mga sementeryo sa lalawigan ng Marinduque sa 6 na bayan. At nais ko lang hong pasalamatan ang ating mga naging resource persons, ang ating mga na-interview ng ating programa mula sa Bayan ng Gasan, si Sir John Semilla, mula sa Torrijos, si Sir Ronilo Rio Florido sa Gasan, si Sir Baldomero Tapuyan, sa Buenavista, si Sir Rogelio Navisa, sa Mugpog, si Sir Ramil Logdat, at gayon din sa Mugpog rin, si Sir Luisito Ariola. Gayon din ang ating mga ginagalang nakatuwang sa serbisyo publiko mula sa pamahalaang bayan, ang ating ginagalang Vice Mayor Babs Manuel ng Bayan ng Santa Cruz, at gayon din ang isa pa nating kasama na in-interview, si Sir Romeo Ramil mula rin sa Bayan ng Santa Cruz. Gayun din si Vice Mayor Leng Baldo ng Gasan, at ang ating katuwang mula sa pamahalaang Bayan ng Mugpog, si Ma'am Vivian Lugatok, at syempre ang ating butihing obispo, si Bishop Maralit. So sa atin hong mga kababayan, Ang atin hong mga sementeryo sa ngayon dito sa lalawigan ng Marinduque ay ino-operate either ng simbahang Katolika. Sabi nga ni Bishop ay usually ay under siya ng isang parokya, or ino-operate ng municipal government. Para alam lang ho natin, merong mga sementeryo na talagang nung una pa ho ay simbahan ho ang nagmamanage at nag-ooperate ang simbahang Katolika. Meron naman ho ngayon na medyo nagiging trend, at maraming salamat, ito ho'y nagpapakita ng pagiging responsive talaga ng mga LGUs natin dito sa lalawigan ng Marinduque. Yun hong pagtatayo ng mga sort of parang memorial parks, mga municipal cemetery owned and operated by the municipal government. So, nariyan ang halimbawa, yun ang hong nag-ooperate sa Bayan ng Mugpog. Na, so, maliban dun sa Catholic cemetery being operated by the Catholic Church, ay meron ding sort of memorial parks being operated by the municipal government of Mugpog. At binanggit din ni Vice Mayor Babs naman ang ongoing plan ng Bayan ng Santa Cruz para sa isang medyo modernized memorial park na itatayo dito sa Bayan ng Santa Cruz. And ayon sa kanya, everything is in the process, yung paggagawa ng ordinansa, yung paggagawa ng plano, and pagpapa-aproba sa proper authorities. Dahil tama ho yun, gagaya ng binanggit ni Ma'am Vivian, medyo hindi ho simple ang mag-set up at mag-papa-approve
ng mga sementeryo sa mula sa DZSUD, ano po. Kailangan ay marami yung requirements. Kasama na nga, at meron ding mga requirements mula sa DNR. Meron din hong mga requirements na, you know, yung mga yung ordinansa. Kailangan ay approved din ng sa zoning and land use plan. Yung ordinansa ay kailangan din na review ng Sangguniang Pandalawigan. Pagkatapos yung plano ay kailangan approved ng DZSUD and all. So, hindi po madali. Pero, isang bagay na magandang nangyayari ngayon, at we need to recognize it, ano ho, na pinagtutulong-tulungan ng lahat ang pagkakaroon ng better or improved cemeteries sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan. Sa bahagi ng Catholic Church, kagaya ng binanggit ni Bishop, ay meron ng mga move para magkaroon pa rin ng additional cemetery that will be owned and operated by the Catholic Church, so that will be an addition to the growing demand, sort of, dahil talagang lumalaki ang populasyon, dumadami rin ang namamatay, at dumadami rin ang kailangan na mabigyan ng maayos at disenteng libing. Very welcoming yung binabanggit ho ni Bishop na they are also considering setting up or establishing cemeteries that will cater to respective parishes. So that's beautiful to know. At the same time, ang mga municipal governments naman, ang mga LGUs naman natin ay nakatutok na rin talaga sa patuloy na pag-iimprove naman ng mga municipal government operated, owned and operated municipal cemeteries. So maraming salamat, and looking forward tayo na ano, ang ganda nung nakita ko yung plan dun ho sa Memorial Park na isi-set up dito sa bayan ng Santa Cruz, medyo modern Memorial Park nga po ito. At dun naman ho sa bayan ng Mugpog, ay totoo naman ho yun na naging very helpful at maayos yun hong naging extension na municipal cemetery, this time owned and operated by the municipal government of Mugpog. Maaliwalas, maayos, very decent, and malaking bagay ho para ma-decongest nga yung existing cemetery naman. Yung nauna, I mean, na sementeryo sa bayan ng Mugpog. So, congratulations sa lahat ng mga nagtutulong-tulong sa ating mga LGU sa bayan ng Gasan, ay ongoing din ang kanilang planning sa Torrijos and Buena Vista, I'm sure. At gayon din sa bayan ng Buac, I'm sure, ay ongoing din ang pag-improve ng mga sementeryo para mas maging kaaya-aya sa mga bumibisita na nagbibigay din ng respeto sa ating mga namatay na mga nauna nang namatay na mahal sa buhay. At ngayon ko lang nalaman itong word na ni Bishop Oswario. Oh, ano? Tama ba yun? Oswario. Sabi niya, tama yun. Meron talagang impression ang ating mga kababayan na kapag ikaw ay naglibing doon sa lupa, ang impression ay parang you own the lot. At kaya nga minsan ay talagang nagpapatong-patong na yung mga nakalagay doon sa lot. Pero good at magandang ma-implement po talaga yung pag-handle din nung mga buto na, sapagkat we believe na they can be given a proper na transfer ng kanilang location, ng kanilang paglalagyan ng remains, na medyo to give way doon ho sa pangangailangan naman ng mga kasalukuyang panahon din na mga bagong namamatay. But at the same time, ay nabibigyan pa rin yung mga buto naman ng mga nauna na inilibing, ay nabibigyan pa rin ng disenteng lugar.
So, yun ho. Maraming maraming salamat talaga sa ating mga katuwang sa serbisyo publiko. Talagang sa gobyerno, buhay at patay o yung ginagawa pa lang ay talagang kailangang pagplanuhan na ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Katuwang syempre rin ang ating mga katuwang mula sa private sector, kasama na po ang ating mga katuwang mula sa religious sector. At gayon din, hindi ko pwedeng palagpasin ang aking pasasalamat sa mga katuwang natin na nag-aayos na mga sepulturero, nag-aayos ng mga sementeryo. Hindi po talaga simple yung kanilang sakripisyo, lalo na nung panahon ng pandemya. Kaya maraming salamat po sa inyo. They are the people behind the cleanliness and the orderliness na itinataguyod ngayon sa ating mga Kampo Santo. So sila yung mga silent workers, sila yung mga nakatagong kaagapay natin. Ang nakikita natin pag nagpunta tayo sa cemetery ay ang maayos ng nitso at ang mga magagandang bulaklak, ang mga kandila na ikinalulugod harinawa ng ating mga mahal sa buhay. But at the same time, may mga katuwang tayo ng mga simpleng tao, ang ating mga kapatid na sepulturero na umaagapay sa atin sa pagmementena ng maayos na lugar para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya maraming salamat po sa mga kapatid na sepulturero at naway pagpalain kayo lagi rin ng malakas na kalusugan at God bless you also, your family, with everything that you need. Ako'y medyo na-touch lang talaga dito sa binanggit ni Sir, sino nga yung sa Buwak? Sa bayan ng Buwak. Si Sir Baldomero Tapo yun. Si Sir Baldomero Tapo, hindi Bagasan siya. Buwak siya. Okay. Si Sir Baldomero Tapuyan yung nagsabi na minsan may makakapagbigay, minsan ay wala, pero tinutulungan pa rin niya. Yan ho, at makikita mo naman ang kanyang sinseridad dun po sa kanyang binabanggit. Kaya sabi niya, siya ay maraming kaibigan. Ay, huwag kang mag-alala, ka Baldomero. May mga kaibigan ka na mga buhay na at pero ikaw rin ay siguradong pinasasalamatan ng mga mahal nila sa buhay na nauna na. So yun ho, at maganda ho ang celebration. I do not know if the right term is celebration. Commemoration. Ang paminsan, ang isang beses, isang taon na pagbibigay natin ng sama-samang pagpapahalaga at pag-alaala sa ating mga mahal sa buhay na yumaon na, ay napakahalagang pagkakataon din para hindi lamang alalahanin sila, aalalahanin ang kanilang buhay, ang kanilang mga naging biyaya na natanggap natin sa pamamagitan nila, pagkakataon para pasalamatan ang Panginoon sa kanilang buhay at kamatayan at harinaway muling pagkabuhay. Ito ho ay pagkakataon din para sa akin, para makapagmuni-muni tayo ng tungkol sa buhay at kamatayan. Pinag-usapan natin ngayon ang pag-aayos ng sementeryo. Pinag-usapan natin ngayon ang magagandang bulaklak. Pinag-usapan natin ang pag nga inililibing ang tao ay pinaghahandaan na yan, di po baga? Usong-uso ngayon ang mga serbisyo, usong-uso ngayon ang mga insurance. Para kapag ikaw namatay, sabi ng iba, inaasikaso ko na yung aking pangserbisyo pag ako'y namatay sapagkat ayokong ako'y maisipin pa o magproblema pa ang mga mahal sa buhay. Usong-uso ngayon ang mga paluwagan na tinatawag na damayan para kung mamatay ay ang komunidad ay magkakatulong-tulong, may perang maibibigay sa naiwan at maitulong sa pambili ng taol, pambili ng kabaong at sa kaiba pang kagastusan. Pero yun ho ay paghahanda sa aspetong pisikal ng pagiging tao. Hindi ko ho alam
kung kasi baka yung iba ay may ibang paniniwala, pero ako ho kasi ay isang Katoliko na naniniwala na tayong tao ay binubuo ng katawan at ng kaluluwa. At sa panahon ho ng All Saints Day, sa panahon ng All Souls Day, ay bumibisita tayo sa remains, kung saan nakalagay ang remains na physical ng ating mga mahal sa buhay, ang Campo Santo at ang sementeryo. At pinag-uusapan natin ang pagtutulungan, ng mga ng lahat ng pamahalaan, ng pribadong sektor, ng religious sector, para ang ating sementeryo kung saan naroroon ang physical remains ay maging maganda pa rin, maging maayos, conducive para sa pagpapakita ng pagmamahal. Pero, sabi ko kanina, ako po ay naniniwala na ang isang tao ay may katawang lupa at may kaluluwa. So, yun ang ating pinag-uusapan ngayon is more pa rin sa paghahanda at kalagayan ng katawang lupa. Campo Santo, sementeryo, andun ang remains, andun ang buto, andun ang physical na katawan ng ating mga mahal sa buhay na naiwan. But at the same time, alam natin at naniniwala tayo na beyond those physical remains ay merong kaluluwa na kailangan ding paghandaan. Kaya po, I do not want to sound very churchy, pero ito po ay aking pananampalataya. And ang sambayan ng Marinduqueño naman po ay alam natin na predominantly Catholic pa rin, at regardless of religion ay may kanya-kanya rin ho tayong paniniwala tungkol sa kamatayan. At naniniwala tayo na there is something beyond the physical. Kaya po, yun hong, kaya ko po ito binabanggit sapagkat nagdadala tayo ng mga alay, ng bulaklak, nililinis natin ang mga nitso ng ating mga mahal sa buhay. But if we believe that there is also the spiritual aspect of their being na hindi nagde-decompose, na hindi nawawala, nagpe-persist, ay kailangan din ho nating alalahanin yon. At paano po natin inaalala yon? Diyan ho papasok ang ating mga panalangin. Ako, I'm talking as a Catholic. Ano po, ginagalang din natin ang paniniwala naman ng iba nating mga kapatid na may ibang paniniwala tungkol dito. Ang iba kasi ay pero sa mga Kristiyano, sa mga iba ring mga relihiyon ay karamihan ay naniniwala sa life after death. Kaya maganda rin na lalo na sa sitwasyon natin na mga predominantly ay Christians, ang mga Pilipino, ang mga Marinduqueño, ay with respect din sa iba, but still ako ho bilang Katoliko ay sinishare ko lang ho sa inyo na ang aking reflection na habang inaalala natin at binibigyan ng paggalang ang kanilang physical remains, huwag din po nating kakalimutan ang iba pang aspeto ng kanilang being. Ako po ay naniniwala that they need prayers, and that is something that we can do also. And the reflection din ay siguro ho ay bago ito, every time na may namamatay ho kasi, at every time na may itong All Saints Day, All Souls Day, ay nagiging pagkakataon din sa akin para mag-reflect sa sarili kong buhay. Life is short, ano ho? Napakaikli ng buhay. And sooner or later, totoo naman yung sinasabi ng iba, una-una lang,
bata pa tayo, nakikita natin may mga ipinapanganak, may binibinyagan, may inililibing. Maraming mahal sa buhay natin na naging bahagi tayo ng paglilibing. And darating din ang pagkakataon ng ating mga mahal sa buhay naman ay magsasama-sama na ihahatid tayo doon. At ako hindi natatakot sa kamatayan. Ako'y naniniwala hindi natin yan dapat katakutan. Yan ay dapat nating paghandaan. At yun ang mas mahirap na aspeto. Yun pong paghahanda sa pagdating ng araw na yun. Sapagkat sabi ng ano nga eh, it could happen, we do not know, it will happen definitely. We do not know when, we do not know how, pero it will happen. Paano ba maghanda? Kanya-kanyang paniniwala po yan. Sa akin ho ay pagsusumikap na maging mabuting tao na hindi po madali. Pero bago ko ho idiretso ang akin hong personal reflection ay ang atin hong butihing Bishop. Bishop Maralit ay atin hong hiningan ng kanya hong sariling reflection naman tungkol ho sa buhay at kamatayan kaugnay ng ating pag-aalaala ng ating mga mahal sa buhay na yumaon na. Pakinggan at panoorin po natin siya. Unang katotohanan po, sinisilang pa lang tayo sa mundo, tayo po'y nakatakda ng mamatay. Yan po ang isang katotohanan ng buhay ng tao. Life is meant for death. Pero malinaw din naman sa pananampalataya natin na death is not the end. In fact, ang ating paniniwala at pananampalataya nagdadala sa atin sa pananampalataya na pagkatapos ng kamatayan, panibagong buhay. At yun nga po ang hangad natin, makapamuhay tayo kasama ng Diyos sa kalangitan. Yung buhay na walang hanggan. Kaya lamang alam naman po din natin na sa gitna ng ating karanasang pantao, meron din tayong mga kahinaan. Meron din tayong mga nagiging pagkukulang na hindi minsan natin napapansin, nagiging dahilan para tayo hindi na maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ano po ba ang ating pananampalataya naman tungkol dito? So, siyempre po, sa simbahan, meron tayong tinatawag na komunidad ng simbahan. Yung sinasabing simbahan, at ito po ay may tatlong bahagi. Ang una po ay di yung ang tawag natin ang simbahang nagtatagumpay. Ibig sabihin, ito po yung mga kaluluwa ng mga namatay nating yumao na nasa piling na ng Diyos. Nagtatagumpay na eh. Nasa kanilang naging buhay sa lupa na nagtapos, sila ay naging mabuti. Sa gitna ng kanilang mga kahinaan na naging mabuti at dahil sa kabutihan loob din naman ng Diyos, ibinigay na sa kanilang gantimpala, tawag niya yung langit. Kaya tayo may tinatawag na Communion of Saints. Yan yung ating ipinagdiriwang sa 1 ng Nobyembre, All Saints. Ikalwa po, ay di tayo naman naniniwala nga na dala sa ating kahinaan at meron na tayong pinangahawakan simulat sa pulpa ng ating kasaysayan na meron naman mga tao na hindi naman namatay sa kasalanan. Ngunit nabuhay sa kasalanan pero nabigyan ng pagkakataon magbago. Kaya lamang alam naman natin, ipaghaharap tayo sa Diyos, kinakailangan karapat-dapat. At dahilan na rin dito sa salitang karapat-dapat, dahil ang Diyos ang katas-taas ang kabutihan, hindi pwedeng humarap sa Diyos ang meron pang bahid o mansa ng kanyang mga nagawang pagkakamali at kasalanan. So, anong tinatawag naman natin sa ating simbahan? Purgatorio. Ano ba yung sabihin ng purgatorio? Nililinis. Sabi nga ng misa ng isang santo, malamang po lamang na ako'y sigurado nang makarating sa purgatorio, kaligayahan na ang dala ko sapagkat sigurado ka rin makakarating sa langit. Kaya lamang may panahon na tinatawag na paglilinis para kapag malinis ng tunay, makaharap na sa Diyos. Ang tawag naman dyan ay di meron tayong sandali ang paglilinis na ginagawa. At yan na may binase sa aklat ng Makabeo kung saan hinihilingan ng panalangin para sa mga namatay na sundalo. Ba't mo ipagdadasal kung patay na? Ibig sabihin kasi inihihiling pa. Tayo, simbahan, naniniwala tayo sa salitang purgatorio at sa katotohanan ng temporal condition or state of souls after death in purification para ihanda sa pagharap sa Diyos ng buong kalinisan at sa harap ng Diyos na buong kabutihan. So yun po yung pangalawa. Tawag naman natin dyan is purgative. Na church. Pero may ikatlo, yung tinatawag naman nating militant church. Ano ba yun? Yung naglalakbay pang simbahan.
tayo naman yan. Habang buhay pa tayo sa lupa, ito yung ating pinangahawakan. Tayo ay takda din. Nadadating, kaya naglalakbay pa. Kaya para sa atin yung nasa langit. Halimbawa, yung nasa purgatorio, ipinananalangin natin. Sa November 2, yun yung pamuna, hindi natin panalangin. At tayo mga nasa lupa, habang narito, hindi tayo nagdadasal. Sa mga nasa langit, nahingi ng tulong. Hindi naman sila ang Diyos eh. At hindi natin kailanman sasabihin ng mga santo, imahin ay Diyos. Pero sila yung halimbawa ng kabanalan. Kaya tayo nahingi ng tulong para sa panalangin natin, lalo magbigyan ng lakas ang tinig ng ating dasal. Ngayon, sa katotohanan po ito, meron nang misang nagtanong sa akin, eh, pwede pong magpindadasal ipatay ng ako? Sabi ko naman, eh, ba't hindi? Hindi ba pag may namamatay, kahit anong reliyon ang sabi, let us pray for him. Let us pray for his family. Patay na, ba't napay pagdasal? Ah, paano kung alam mo may maitutulong ang panalangin mo para sa kanila? Anong masasayang? Tingin ko yung wala na. At yun ay gawin na nasimbahan na ipanalangin, mag-isa, ang mga kaluluwa. Isipin naman nyo, kung ang iyong dasal ay may maitutulong ngunit dahil hindi ka naniniwala, ayaw mo yung pagdasal. Sino ang apektuhan? Sino ang nakapagsayang ng kanyang kakayanan? So, anong mawawala kung pagdadasal natin sila? So, yun po ang isang turo na simbahan na sana ating laging panghawakan. Na itong mga panahon, ito'y panahon ng panalangin. Ito'y panahon ng pag-aalay para sa mga mahal sa buhay. Bukod sa ating inaalala sila. No, tandaan nyo na, napunta tayo para alalahanin, pero napunta tayo sa mga sementeryo para din sila'y ipagdasal. Okay. Maraming salamat po, Bishop Junie Maralit, sa inyong reflection. And we want to be sensitive also to the interfaith as much as possible. And siguro sa mga darating na panahon ay imbitahan naman natin ang ilan sa ating mga kaibigan mula sa ibang relihiyon kung magkaroon ng pagkakataon. Ano ho? Sapagkat sabi ko nga po, iba, maaring iba-iba ang ating paniniwala, pero we need to respect each other at maganda ho na mapakinggan din kung ano naman ang kanilang paniniwala pagdating sa bagay na ito. Pero alam po ninyo mga kababayan, noon ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo, ang isa sa aking unang naisulat sa libro, sa official organ sa UST Philosophy Council ay ang tungkol sa aking sariling reflections about life and death. Kaya po medyo nag-search tayo and komportable tayo sa pakikipag-usap sa iba't ibang relihiyon, sa iba't ibang sekta, kung ano ang kanilang paniniwala about life and death. Pero alam po ninyo, ang isa sa aking na-realize, maaring iba-iba ho ang paniniwala ng mga ilang iba't ibang relihiyon tungkol sa ano nga ba ang nangyayari pag namamatay ang isang tao. Naalala ko tuloy, di ba? Pag ang kinausap mo ay doktor, ang sasabihin niyan, edi huminto yung mga pagtibok ng puso, nawala na ng pulso at yung ibang mga vital organs ay hindi na nag-function, kaya dinideclare na dead na sila. Ano ho? Pag naman ang kinausap mo ay medyo on the level of spirituality, sasabihin nila, namatay kasi nag-separate na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Pag medyo philosophical, sasabihin niya, kasi nag-separate na ang substantial form from the prime matter. Ayun. Pero, iba-iba ho, pag ang kausap mo ay tatanong mo naman siguro, kung nag-separate na yung prime matter at saka substantial form, referring po yun dun sa body and the spirit, saan kaya napunta yung spirit? Tinatanong niyo po ba? Pag po kasi ako ay, nung nagbisita ho ako sa Campo Santo, o kapag may binibisita akong namamatay, titingnan mo, kita mo yung ano kasi yung body yung physical body, wala na siyang buhay, nasa magandang ataol, magandang mga bulaklak, maganda ang damit. Pero habang minsan, habang tinitingnan ko yun, or kahit sa
sa nitsuho ng nanay at tatay ko na binisita ko, naiisip ko, pwede nating itanong, nasan kaya yung kanilang espiritu? If, lalo na sa atin, na naniniwala sa spirits, sa souls, and we are praying for their souls, nasan kaya sila? So, pag kinausap mo, halimbawa, ang isang relihiyon, sasabihin ng isang relihiyon, andyan lang sila. Kaya lang ay naghihintay pa sila ng paghuhukom. Ayan, di po ba? Sasabihin naman nung iba, kagaya nga sa part ng Katoliko, yung sinasabi na parang journey ng soul na merong level ng paglilinis, kaya merong paniniwala sa nasa purgatorio, di ba? O meron yon para paghahanda sa pagdating ng paghukom, di ba? So lahat ho ay karamihan ay meron namang halimbawa, you talk of Taoism or Buddhism, iba naman ang kanilang kwento. They also believe in the sort of parang spirit or human soul, pero meron silang kagaya din sa Taoism or sa Hinduism, ang kanilang paniniwala, dilipat lang sila sa ibang primate, sa ibang body. It could be a body of a human being also, or a body of plant, or body of an animal. O may mga ganun hong paniniwala. Ano ho? At ginagalang din natin yan. Pag may namatay, kagaya sa Hinduism, sabihin nila, pag namatay yon, pag ikaw ay nagbait, because they believe in the law of karma, kapag ikaw ay gumawa, yung consequence ng iyong buhay, kung paano mo siya ginamit ngayon, will have a consequence eternally. O sa atin, we believe in the eternal life in union with the Almighty, and doon, sabi natin, everything is happiness, everything is perfect, everything is eternal. Dito naman sa gaya halimbawa sa Hinduism, sasabihin nila, meron ding eternal ano rin, pag ikaw ay naging mabuting tao at ginampanan mo ang tungkulin mo sa kung anumang andyan ka ngayon, ay pwedeng pag namatay ka, yung iyong spirit ay lilipat naman sa higher level. May mga ganun ho sila. Kaya, pero kapag ikaw ay naging masama, yung spirit mo ay pwedeng pumunta at mag-reincarnate sa pigs. It will take ilang ano bago mapatay yung pigs. Dilipat ka naman sa pwedeng kapag ikaw ay may consequences, pwedeng lumipat yung, kasi they also believe na may mga spirit din yung mga puno. O pwedeng lumipat sa puno, paano kung abutin ng ilang daang taon yung puno? Di matatagalan ka bago makalipat. At pero kung ikaw naman ay maging mabuti, pwede kang lumipat sa Brahman, sa mga ganon, ano, level, iba-ibang level. Kaya, consequences. Ang akin hong realization dito, marami iba-ibang reliyon, iba-ibang paniniwala, pero karamihan, if not all, believe in the consequences of action in this world. Mayroong epekto at may consequence ang ginagawa natin sa daigdig na ito sa kung ano ang mangyayari sa ating kaluluwa. Yan ang halos esensya ng karamihan din sa paniniwala. It may not be very identical or similar, pero may ganong esensya. Laging may consequence ang kung ano ang ginagawa natin sa daigdig na ito, sa kung ano ang mangyayari in after we die. So maganda ring reflection, maganda ring muni-munihin na bagamat andito tayo, nag-uusap po tayo ngayon, kung ano man ang ginagawa natin ngayon sa ating buhay ay may consequence sa kung ano man ang magpe-persist after we pass from this world. Kaya nga po, maganda na, ako very inspired dito sa music na ito. At sana ho, as we commemorate our dearly departed, as we reflect on life and death, as we reflect on the connection of our living now, kung sa
kung ano ang mangyayari sa atin after. I believe this song could say a lot. Napakahirap isipin po kasi na nabubuhay tayo at mabubuhay tayo ng gaano man kahaba na ang ating destination lang ay yung sementeryo. Parang napakahirap ding isipin na after everything na nangyayari sa atin sa daigdig na ito, ang ating sukdulan lang ay yung sementeryo at ang ating magiging ending lang ay yung nakahimlay tayo doon. Ako po'y naniniwala that there is something really beyond that. At ako rin ho ay naniniwala na hindi tayo nabuhay at hindi tayo mamamatay para lang sa sarili lang natin. Kaya po, sana po ang akin hong panalangin at ang akin din hong sana hope, ang aking hope sa buhay na ito ay sa bawat oras that we'll commemorate All Saints Day and All Souls Day, we will also, it will also be a time to reflect on how we could be, how we could strive to be better person, how we could help each other to be better person. Ang dami-dami hong nangyayari sa daigdig ngayon, maganda hong magkatulong-tulong tayo. Hindi para hilahin ang isa't isa, hindi para i-destroy ang isa't isa, kundi para magtulungan para mas maging mabuting tao tayo, para sa ating pagtitiwala at pananampalataya, in proper time, magkasama-sama po pa rin po tayo in that beautiful place. So muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagtunghay sa ating programa, The Vice Governor's Hour, Kasangguniang Ngani. Ito pa rin po ang inyong Vice Gobernador dito sa ating lalawigan sa Marinduque. Bumabati po tayo sa lahat ng mga nagbakasyon dito sa ating lalawigan para magbigay ng pagbisita at pagalang sa kanilang mga mahal sa buhay. It's also a good opportunity to bond with each other, to bond with all our other family members. But remember, as we remember our dearly departed, let us also remember ito hong mga katuwang natin sa pagdalakbay na naririto pa rin. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. God bless each and everyone. And may our dearly departed be blessed. May they be given the respect that is due them in these 2 days of remembering them. Maraming salamat po hanggang sa susunod na linggo. Samahan pa rin po ninyo ako sa ating programa, The Vice Governor's Hour. Ito pa rin po ang inyong Vice Governor, Lynn Angeles. Magandang araw po. Nabubuhay para sa sarili lamang, walang sinuman ang nabubuhay.